So yun mga tol, kagaya ko ba kayo na ngayon lang ako nakakita ng scooter na ang presyo ay kalahating milyon. So kung parehas tayo, panoorin nyo tong video na to para malaman nyo kung bakit nga ba umabot ng kalahating milyon tong scooter na to. Let's go! So yun mga tol, wala nang paligoy-ligoy pa, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung sinasabi kong kalahating milyon na presyo ng scooter. Ito nga pala ang Italjet Dragster 200. Grabe to mga buddy. Siyempre bago tayo pumunta sa specs and features kung ano nga ba yung meron sa scooter na to. Yan, papakita ko muna sa inyo pero siyempre hindi naman pwedeng ganun-ganun lang. Siyempre bibigyan natin ng malupit na montage yan. Let's go! Ating naging montage, simpleng montage lang dito sa scooter na to, which is ang Italjet Dragster 200cc. So proceed naman tayo sa pinaka overall na itsura niya. So syempre unahin natin dito sa harapan. Ayan, ang pinaka unang napansin ko dito sa scooter na to is meron siyang sariling swing arm dito. Hindi siya katulad ng mga normal na scooter na dalawa yung telescopic fork or inverted fork. Ito may sariling swing arm. Kaya sobrang mapapalingon ka kapag nakita mo tong motor na to. And ayan, may kita nyo yung harap niya talaga. Kala nyo talagang big bike na sports bike na E1. Tapos medyo nagandahan ako dito. Ayan, yung signal light niya is nandito na. And akalain mong para siyang race bike na big bike na hindi natin malaman pero sobrang ganda and sobrang daming edge kasi nung motor na to. Tapos mga buddy, bukod dun sa sobrang daming edge niya kung saan nagpapapogi talaga sa motor na to, ito yung pinaka napansin ko din dito. Ito yung nagsisilbing front suspension niya bukod pa dun sa swing arm na yon. So mamaya pag-uusapan natin kung ano nga ba yung trabaho na itong sariling swing arm na to. Kung ano nga ba yung trabaho niyan pag-uusapan natin, pero dito muna tayo sa specific looks ng motor na to. So proceed tayo dito sa gitna. Ayan mga buddy, kung mapapansin nyo, meron siyang butas dito. Sobrang ganda yung pagka-design ng scooter na to for aerodynamics. Sobrang wala kang magiging problema dahil grabe yung aerodynamic na meron sa motor na to. And yung soap one pa lang makikita mo, sobrang pogi and futuristic talaga yung design. So pagdating naman sa gilid mga buddy, ayan, papakita ko sa inyo. Sobrang open niya, sobrang limited nung kanyang fairings, pero ayun yung nagpapaiba dito sa scooter na to. Sobrang kitang-kita niya yung laman. Kumbaga, race bike na race bike yung itsurahan nito. And by the way, 200cc nga pala to, kaya kung mapapansin niyo yung pinakamakina niya, ang laki compare sa mga normal na scooter. So ito na yung shock niya. Ano shock siya? Ito yung pipe, pag-usapan natin yung presyo ng pipe na yan. Ayun o. Acrophobic Italjet Dragster. Mamaya mga buddy, pag-usapan natin yung presyo niya. So ito yung itsura ng likod niya. Ito yung pinaka swing arm niya. And ito yung CVT niya. Ayan. And nakikita niyo puan, grabe yung pagkaka hulma and itsura. And feeling ko medyo X to sa mga may OBR. Pero di ba? Malay natin, di ba? Grabe. So yun lang ang overall itsura niya mga buddy. Bigyan kayo ulit na isang paikot. So syempre sobrang solid niyan. Ito yung mga scooter na pagising mo sa umaga, tititigan mo lang talaga sa garahe nyo. Sobrang ganda. So yun mga buddy, tapos na tayo sa pinaka itsura niya. Proceed naman tayo sa engine details or kung ano nga ba yung meron sa makina ng scooter na to. So syempre meron tayong nakalagay dito mismo. Ayan ang makikita nyo. 4 valves, liquid cooled, 200cc siya. Tapos syempre single cylinder siya. Ayan, single cylinder lang. And about naman sa gas capacity mga buddy, 7 liters. And upon questioning Sir Randy, ang approximately tansya nila sa gas consumption ni Italjet Dragster 200 is papalo rin ng 30 plus kilometers per liter. So typical lang daw na scooter yung gas consumption nito, which is sobrang okay kasi
given na yung pinaka itsura niya, given na yung pinaka look niya, grabe, sobrang aggressive. Iisipin natin, typical, 'di ba, parang mukhang malakas sa gas. Alam naman natin 'yun, pag the more na mas maporma ang scooter or motor, mas malakas sa gas, kasi ang iniisip natin, syempre mas maporma, medyo binawasan yung performance, parang ganun. Pero nagulat ako dito na matipid daw siya sa gas. And ito yung kinagulat ko, mga buddy, 249. Pang 249 siya out of 499. Limited edition Dragster 200cc na ni-release noong 2022. So, ito yung pang 249 na piraso na nilabas. Syempre, limited lang siya. Pero ngayon daw kasi, naglabas pa ng maraming piraso ng Dragster. So, medyo hindi na siya limited. Pero nung nilabas to, upon releasing noong 2022, yan, limited lang siya. Tapos mga buddy, ang dry weight nga pala ng scooter na to ay 112 kilograms. So, hindi rin naman siya ganun kabigat, hindi rin siya ganun kagaan. Pero ang napansin ko kasi dito, ang hirap niya itulak, ang hirap niya i-maneuver dahil nga dito sa nag-iisang swing arm niya dito. And meron kayong maririnig kapag lumiguliko kayo dito. Ito, tumutunog tong rubber na to. Pero may function yan, mga buddy. So, bali mga buddy, ito yung tinatawag na ISS. Ayan, no? Kung mapapansin nyo, ayan, no? Independent Steering System. So, ano nga ba yung Independent Steering System, mga buddy? Ito yung nagsiseparate ng steering. Ayan, ito yung steering. And syempre yung front shock natin dito. Ito yung nagsisilbing front shock natin. And ito yung nagsisilbing steering natin. So ano nga ba yung nagiging epekto ng ISS sa Italjet Dragster 200? Syempre, ang naitutulong ng ISS ay finifilter niya yung unnecessary lubak na possible nating maramdaman or madaanan. For example, may nadaanan tayong lubak na biglaan lang, hindi niya masyado mararamdaman dahil nga meron siyang sariling swing arm dito. And hiwalay siya sa front shock. So, for example, nagda-drive tayo, dire-diretso, tapos biglang may lubak, hindi ka basta-basta mag-wobble. Hindi tulad ng mga normal na scooter, hindi tulad ng mga normal na motor na pag may lubak na nadaanan, mag-wobble ka agad. Ang kinaganda dito, may sarili siyang, ayan o, swing arm. ISS, Independent Steering System, separate siya dito sa front shock system natin. So, yun yung trabaho ng ISS. So pagdating naman sa seat height, mga buddy, meron siyang 770 mm na seat height para lang normal na scooter. At ito pa yung isang kinaganda dito, mga buddy. Ang stock tire niya harap likod ay Pirelli Angel. Ayan o. Kung makita nyo, mga buddy, syempre bagong bago pa. So ang stock size niya ay 120x70. Tapos 12 inch yung rims natin dyan. So pagdating naman dito sa likod, ayan, ang stock size niya is 140x60, tapos 13 inch naman sa likod. So, tubeless na yan, harap likod, syempre wala kang magiging problema. Sa lights, yan, yung lights niya naman, syempre OLED na yan. Pero hindi naman natin pwedeng palagpasin, syempre. Ito nga pala yung susi niya, so papakita ko sa inyo yung ilaw niya. Ito naman yung kanyang yung panel. By the way, mga buddy, ang medyo napansin ko lang dito, syempre, kung ano yung kinaganda and futuristic look ng pinaka overall body netong Italjet, yun naman yung medyo kina-downgrade netong panel niya para sa akin, kasi sobrang simple lang, akala mo lumang cellphone lang. Papakita ko sa inyo kung ano nga ba itsura ng ilaw niya harap likod, pero at the same time ipapa-soundcheck na natin to para marinig nyo na tong acrophobic made specifically for Italjet Dragster, mga buddy. So syempre wag na natin patagalin, soundcheck na natin to, let's go.
Tapos ang isa ko pang pinaka-napansin dito na nagpapaiba sa ibang scooters is syempre itong front shock niya na mono lang. And ito din yung rear shock niya, syempre typical naman yan. Pero ito dito ako nagulat dahil solo lang siya. Kagaya nga na pinag-usapan natin kanina, hiwalay yung steering saka itong front shock. So ito, ulitin ko. Ayan, steering niya, may solo swing arm siya. Tapos ito naman yung kanyang front shock. As I've said mga buddy, sasabihin ko yung price na itong Acrophobic na specifically made for Italjet Dragster 200. Ang presyo ng full system ng pipe na to ay 79,600. Sheesh! Boom! Damn! Isang motor na yun mga buddy. Tapos ang presyo naman netong 4 piece na carbon set na binili niya is 1, 2, ayan siya, isang buo yan sa ilalim. Tapos ito sa harap, 3, ayan, carbon yan, pati ito 4. Ang presyo niyan ay 64,000 pesos. Sheesh, man. Makakabili na ako ng dalawang motor nun. Tapos ito pa yung isa niyang in-upgrade, which is itong side stand. Simpleng side stand. Side stand na yan, ang presyo niyan is 5,000 plus. Damn! Sa presyo ng side stand na to, makakapag full set CVT na tayo dito. So that's all for today mga buddy. Pinakita ko sa inyo ang Italjet Dragster 200cc na nagkakahalaga ng almost 500,000 pesos. Pero the bike itself is 360,000 nung 2021. Binili siya ni Miss Teki. Ayan, no? Shoutout Miss Teki. Maraming salamat sa pagpapareview ng Italjet Dragster mo. Almost half a million pesos, man, for a scooter. Sana lahat tayo maging ganun kayaman, no? So, yun lang mga buddy. Pinakita ko lang sa inyo tong halimaw na scooter na to. Tandaan nyo, Italjet Dragster 200cc. Sobrang solid yan mga buddy. So, yun lang mga buddy. Ingat tayo palagi. Ride free, ride safe. Peace!